Sa video na ito ay pag-aaralan ang mga etika sa pagsulat ng technical vocational na sulatin. Layunin na kapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan, at katangian ng iba't ibang anyo ng sulating technical vocational. Mga etika sa pagsulat ng technical vocational. Ang etika o ethos mula sa wikang Griego ay tumutugon sa mahalagang tanong ng moralidad at konsepto ng tama o mali, mabuti at masama. Ayon kay Raymond Greenlaw, mula sa aklat niyang Technical Writing, Presentational Skills and Online Communication, ang technical at vocational na pagsulat ay higit na nakatuon sa perspektibo at hindi sa pagiging malikhain sa pagsulat, kung paano tayo makakapagbigay ng mga impormasyon sa mga mambabasa sa maayos at malinaw na paraan. Kinakailangan din ang etika sa pagsulat ng technical vocational dahil ito ay nangangailangan ng espesipikong kaalaman sa larangan na iyong napili at nararapat na ito ay angkop sa kapasidad ng mga mambabasa. Nangangailangan din ang sariling ideya kung paano mo mahihimok ang mga tao na walang maling paggamit ng mga salita at pagkopya ng gawa ng iba. Huwag magbigay ng maling impormasyon sa mambabasa tungkol sa paksang isinulat dahil may mga ilang mambabasa ang mabilis maniwala at sumunod sa bawat paksa nilang nababasa tulad ng gabay sa pagpapaandar ng isang kagamitan pambahay. Huwag manipulahin ang kalalabasan ng mga datos tungkol sa isinulat dahil ito'y magkakaroon ng pagiging bias. Huwag ding maging stereotype dahil maaaring humantong sa diskriminasyon ng isang paksa na isinulat. Narito ang mga etika na dapat tandaan para sa maayos na pagsulat ng technical vocational. Una ay katapatan. Dapat totoo at tumpak ang mga nilalaman ng isang dokumento kung saan ito ay magbibigay ng mahusay na abilidad. Isinasaad din dito na dapat humingi ng permiso bago gamitin ang gawa ng ibang tao. Pangalawa ay legalidad. Sa pagsulat ng isang technical vocational ay dapat sundin ang mga batas sa regulasyon at profesyon. Pangatlo ay confidential. Sa bahaging ito, tinatalakay ang mga mahalagang impormasyon na hindi dapat ilabas sa isang dokumento. Mailalabas lang ito kung may permiso na mula sa taong pinagkuhaan o may mga legalidad na kinakailangang gawin. Pang-apat ay ang pagiging patas. Sa bahaging ito, isinasaad na dapat maging patas ang isang dokumento sa interes ng mga tao dahil ang consumer ang mahalaga sa technical vocational na sulatin. Panlima ay ang pagiging profesional. Ang technical vocational na pagsulat o dokumento ay lalong nagpapabuti sa pamamagitan ng magandang integridad at kahusayan sa bawat gawain na nakaatang sa tao at mayroong mga kurso o pagsasanay para mas lalo pa ito mapaunlad. Mga iba't ibang anyo ng plagiarismo. Una ay ang pagkopya sa ilang bahagi ng akda nang may kaunting pagbabago sa ayos ng pangungusap at hindi kinilala ang author. Pangalawa ay ang pag-aangkin o paggaya sa pamagat ng iba. Pangatlo ay direktang pag-angkin sa gawa ng iba.